Parang kahapon magkasama. Good morning, guys. I have some advice na hindi nyo gagayahin at kung kinakailangan gawin nyo rin, nasa inyo po yun. Pero meron po akong advice sa isang relasyon. Kung alam nyo naman na hindi nyo na mahal ang isa't isa, huwag nyo nang ipagpilitan pa na magsama. Kasi kung pinipilit nyo lang na mahalin ang bawat sarili nyo at pinagpipilitan nyo for the sake of your relationship na pwede pang maayos or gawin ito, mas mahirap. Kasi kung isa lang ang umintindi at umunawa, mas mahirap po yun sa isang side. Kailangan sa isang relasyon, just give and take to each other para maging fair naman. Kagaya ng konting argumento sa isang relasyon na dapat pag-usapan lamang nangyayari dumating sa punto na maghiwalay kayo. Kung halimbawa hindi mo na kaya talaga yung sakit na naramdaman mo at mahirap gawin yung bagay na papagawa niya sa'yo, gawin mo kung ano yung nasa puso mo. Sundin mo kung ano yung nasa puso mo at isip. Hindi pwede na siya lang ang magdidikta sa'yo. Huwag mong hahayaan na didiktahan ka niya sa mga bagay-bagay na gagawin niya sa buhay. Sa buhay mo. Kasi may mga bagay tayo na dapat isaalang-alang sa isang relationship bago tayo pumasok. Kung alam mo naman na komplikado yung buhay mo sa kanya, huwag mo na lang ituloy. Kasi pagdating ng araw na maging kayo, mas masakit na sumbatan kanya na una sa lahat, yun ka, ganun ka nung nakilala kanya, di ba? So, kailangan niya dapat i-accept kung ano yung pagkatao mo at kung ano ang meron ka. Hindi ka niya hahanapan ng mga bagay-bagay na wala sa'yo. Kasi yun ka eh. Hindi mo kailangan magbago para sa kanya. Hayaan mo siyang magbago para sa'yo. Diba? Kasi mas mahirap yung mga bagay na ipapagawa sa'yo, hindi mo naman gusto. Kailangan sa inyo may respeto sa isa't isa at tiwala. Pero pag nawala yung respeto at tiwala, mag-aaway kayo na hindi nyo maiintindihan ang mga ginagawa nyo sa buhay. Iwasan nyo rin ang magselo sa isa't isa, maghinala at mag-isip. Pagdasal mo kung anong meron na inanaing dito sa puso mo at sa isipan mo na mawala yan. Just pray palagi. Kasi hindi lahat ng oras, walang ibang tutulong sa'yo, kundi yung sa taas lamang. Hindi makakatulong yung pamilya mo, pamilya niya, sa problema niyong mag-asawa. Kasi despite na may problema kayong magpamilya, walang karapatan ang kamag-anak niya ninuman na sumali sa problema ng isang relasyong mag-asawa. Kasi instead na maayos ang buhay pamilya nyo, lalo lang masisira ang pamilya nyo pag sinalihan ng kamag-anakan sa isang relasyong ng mag-asawa. Kaya kayo guys, kung ano man problema nyo mag-asawa, huwag nyo na lang ipaalam sa kung sino man na kamag-anak nila para wala nang problema at hindi na lumaki yung suliran ninyong mag-asawa. Kasi gagatungan ng pamilya niya, gagatungan ng pamilya mo, ikaw at siya. Walang mangyayari sa buhay ninyong mag-asawa, di ba? Kasi magtatalo at magtatalo kayo kasi bawat isa nagagatungan. So dapat kayo lang dalawang mag-asawa ang mag-usap. Kahit magsumbatan man kayong dalawa, mag-away, anumang away nyo at salita na masasakit,
kayo lang dapat ang mag-uusap, hindi sila. Kung may mga bagay-bagay na kayo lang dapat ang makakaalam, hindi sila. Para hindi na lumala yung gulo. Tapos kung hindi mo na kaya yung isang sitwasyon na yun, kahit mahal mo pa yung isang tao, bitawan mo para gumaan yung pakiramdam mo at may peace of mind ka. Hindi yung mananatili ka pa sa tabi niya. Kasi pag nanatili ka at ganun pa rin ang mangyayari, araw-araw kayong mag-aaway, walang mangyayari sa buhay niyo. Wala kayong kapayapaan sa isa't isa. Habang buhay at habang tatanda kayo, ganyan at ganun ang gagawin sa iyo ng iyong partner sa araw-araw ng buhay niyo. Kaya kung ganun ang ginagawa lang naman sa iyo, o di, malis ka. Just give in. Bigyan mo siya ng kasiyahan sa buhay niya para alam niya kung ano yung halaga mo sa kanya. Kasi kung hindi mo bibitawan ang isang bagay na mabigat, talagang mabigat yan sa buhay dalhin. Kaya, yun lang po. Kailangan bitawan ang anumang bagay na mas mabigat sa kalooban natin para may kapayapaan tayo sa sarili natin. Hindi natin deserve masaktan, hindi natin deserve umiyak, deserve natin na mahalin, at deserve natin na alagaan at pahalagahan ng isang taong tunay na nagmamahal sa atin. Yun lang po. Maraming salamat, guys. Thanks for watching. God bless.